Okay. So, tingnan natin yung forma. Okay. So, yan ang itsura niya. So, yun nga guys. Nakabili ako ng top mount ng aking Garmin na matagal ko nang hinahanap. So, ayan. Quality siya guys. Synchros. Pwede siya sa Garmin. Meron siyang Garmin mount. Ayan, nakalagay G. Yan, ayan. Tapos may mga tornilyo siyang kasama. Ayan, ha. Ayan yung mga tornilyo niya. And, ito naman pang Wahoo. Meron din siyang pang Brighton. Ayan. So, kung Brighton yung gamit nyo. And, meron din siyang pang yung, ano yung madalas, cat eye siguro to. Ayan. Or kung ano mang mount yan na pwede nyo i-attach dyan. Ayan. Kung kapareha siya ng cat eye. So, basta yan. Ako kasi ang gamit ko is Garmin. Yan. So, ito yung naka-top mount kagaya kalanino shorter. Pero this time yung nabili ko is yung diretso. Yung kalanino is yung naka-yuko eh. Kasi yung naka-negative 30 system yata sila. So, yan guys. Maganda siya. Alloy siya and may nakalagay pang ano. Made in the USA. Made in USA. K-Force. Makinis siya. Makikita niya naman dito sa video, di ba? Yan. So, nabili ko ito ng 1,399 pesos sa Shopee. Yan. So, kabit na natin sa bike para makita natin ang forma. Let's go! Okay, so, kabit na natin itong Garmin mount bago natin isalpak sa bike. So, ngayon, salpak na natin siya dun sa bisikleta natin. So, dito natin siya kakabit sa scat natin. As you can see, ito yung old na Garmin mount natin. So, dito natin siya isasalpak ngayon. Kagaya lang nung nakikita natin sa bike nila ni Inno Shorter. So, alisin muna natin itong cover niya. Okay. So, naalis na natin yung lumang cover niya. And, salpak na natin. Punasan muna natin marumi. Okay, guys. Saktong-sakto. Okay, tingnan mo nga sa ano. Tingnan natin sa ibang angle. So, saktong-sakto siya. Okay. So, lagyan lang natin ng torque. Pura tayo ng torque wrench. So, set lang natin siya sa 5 Newton meters. Okay. Okay, 5 Newton meters. Okay, nag-click na. Then, i-kabit na natin yung ating Garmin unit. Kabit na natin yung Garmin unit natin. Okay. So, tingnan natin yung forma. Okay. So, yan ang itsura niya.